Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Varials PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Night Agent o mas kilalang henyong si Sakuragi. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay Slamdunk Intercollegiatematches Season 2. At sana magustuhan niyo ito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Disclaimer lang po. Etong mapapanood mo ay isang fanfiction lang. At galing sa may wagang imahinasyon ng ating tagapagsulat. At sa mga bago nating mga lodi dyan, marami pang hindi nakapagsubscribe. Click ang subscribe button at pindutin ang bell icon. Bago ang lahat, nais ko lang magpasalamat sa member natin sa channel ko. Shoutout, Johnny Aydao! Hi mga lods! Eto pala, ang chapter 91 ng Slamdunk Intercollegiatematches Season 2. Ako ang hari ng rebound! Mga agaw! Sigaw naman ni Hanamichi sa kanila! At agad dinakdak ang bola sa ring. Yahoo! Ayos! Nice cover sa Sakuragi! Cheer naman ng Tokyo audience! Hanamichi! Ang hari ng rebound! Magiliw na sigaw ng apat na ungas. Tinignan ni Hanamichi ang scoring board. Kulang pa. At gipit na sa oras. Nadagdagan ng 20 puntos ang kanilang score. Kaya naging 24 points na. 3 points na lang ang kanilang hahabulin. At 10 segundo na lang magtatapos na ang first half. Malalamangan pa kayo nila ang puntos ng Washington team. Ang bolang tagumpay na naidakdak niya ng Michi sa ring ay tumalbog sa seg na agad naman dinakman ni Rukawa. Bilisan nyo! Sigaw naman ni Rukawa sa kanila. Medyo nagulat si Namaki, Fujima, Hitotsu at Hanamichi sa sinigaw ni Rukawa. Paniguradong babawi agad ang mga ito. Mabilis at mahusay ang pagdidribble ni Rukawa hanggang sa nakalabas siya sa court ng Tokyo team. Pagdapod niya sa tingin ng Washington court ay nakita niya doon si Sawakita. Kaya hindi na siya nagpaligoy na ipasa ang bola. Inerpas niya ang bola. Pero hindi yun nakita ni Sawakita dahil nakapokus ito sa daan. Sawakita! Tawag niya habang naipasa ang bola. Tatanga-tanga. Paglingon ni Sawakita ay nalaki ang mga mata niya na patungo na pala sa kanya ang bola. At mas lalong nalaki ang mga mata niya nang 2 player ng Tokyo team ang nakatalon para saluin ang bola. Si Hanamichi at Hitotsu. Parehong nakataas ang kanilang mga kamay upang may siguro nila na walang kahit sino ang makakaagaw sa bola. Sumapit ng eksaktong 5 segundo ng oras. Parehong napatayo si Coach Sakusa at Coach Amerigo. Sige! Kunin nyo! Sabay nilang sigaw. Si Coach Kawarama naman at ang apat taungas ay napahigpit sa ang hawak sa bakal ng railing. Hindi nakapagtimpi ang lolo sa kasalukuyang pangyayari. Ang bola ay saktong tutungo sa kamay ni Hanamichi at Hitotsu. Pagkalapit ng bola ay dumapo yon sa gitnang daliri ni Hanamichi. Napangisi siya. At mga abutin niya ng buo ang bola nang may biglang 2 kamay ang humawak nun. Baksh! Ang babagal nyo! Seryosong sabi sa kanila ni Rukawa. At agad ibinaba ang bola. Nashock naman si Hanamichi at Hitotsu sa kanyang ginawa. Napanganga ang mga manonood. Imposible! Rukawa! Paano? Hindi nakapagsalita ng maayos si Hanamichi dahil sa sobrang gulat. Ang talon ni Rukawa ay halos kasing taas rin ng talon niya.
Kung may kakayahan palang ganito si Rukawa, ibig sabihin ay, kanina pa itong nagtitimpi at tinatago ang totoong galing para pagandaan ang mas big deal na laban. Agad diniribol ni Rukawa ang bola hanggang sa nalakalapit siya sa ilalim ng ring ng Washington Court. Akmang susugod sana si Maki, Sendo at Fujima nang sabay silang babanggan ni Naminami, Moroboshi at Sawakita. Si Lucas naman ay hinarangan si Itotsu upang hindi makasunod kay Rukawa. Tanging si Anamichi lang ang libre. Hinahabol niya ito si Rukawa. Sa rebounding area pa lang ay malaya na si Rukawa. Kaya tumalon ito ng mataas palapit sa ring at pinakawalan ang isang kabigabiganing dunk. Bibigilan kita, Rukawa! Sigaw naman ni Hanamichi habang nakataas ang kamay. Si Rukawa naman ay seryosong nakahawak sa bola. Ang lahat ng manonood ay tutok na tutok sa kanilang dalawa. Ah! Mabangis na sigaw ni Hanamichi sa katinamaan ang bola. Pero nagawa yung iwasan ni Rukawa sa pamamagitan ng paglipat ng bola sa kaliwang kamay. Saka nito dinakdak ang bola sa harap-harapan ni Hanamichi. Tila yumanig ang sahig ng court sa malakas na dunk ni Rukawa. At kasabay nun, ang pagbagsak ni Hanamichi sa sahig. Muntik pang ma-out of bounds si Sawagita. Ilang segundong nakalambitin si Rukawa bago ito bumaba sa sahig na hindi hinaharap si Hanamichi na nakahandusay sa sahig. Saktong tumunok ang time buzzer bilang pagtatapos ng first half. Sa pagtatapos ng first half, second quarter, ay mayroong 29 points ang Washington team. Habang sa Tokyo team naman ay 24 points. Sa katapusan ng first half, ay lamang ng 5 puntos ang Washington team kumpara sa Tokyo team. Natuwa naman ang Washington audience area para sa tagumpay nilang unang set. Ayos! Ang galing! Lamang tayo, Washington! Mausay talaga! Samantalang si Rukawa naman ay nakatingin pa rin kay Hanamichi. Nakita niya itong marahan na bumabangon at sandaling umupo sa sahig habang ito'y nakatalikod sa kanya. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatalo sa Kuragi. Yun ang katotohanan. Tanging kataga ni Rukawa, saka iniwan niya ito. Si Hanamichi naman ay nakayuko pa rin nakaupo sa sahig. Nakatingin lang siya sa mga kasamahan niya. Habang si Rukawa naman ay sinalubong ng kanyang teammates at pinuri ito. Ang galing ng ginawa mo, Rukawa. Wika naman ni Lucas. Mahusay. Dahil sa'yo, nadagdagan ang lamang natin. Wika naman ni Moroboshi. Magaling, Rukawa. Wika naman ni Minami. Siguradong iiyak na si Sakuragi o hindi kaya madidepress dahil sa ginagawa mong pagbagsak sa kanya. Natatawang bulong ni Sawakita. Pumikit na lang si Rukawa sa pinagsasabi niya at tumiling. Hindi, nagkakamali ka. Didigtan niya si Sawakita ng direkta sa mata. Ginalit ko si Sakuragi. Natahimik sila nang sabihin yun ni Rukawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wika naman ni Sawakita. Malalaman mo sa second half. Tanging sagot ni Rukawa sa kanaunang naglakad palabas ng court. Merong 20 minutes break ang parehong team at sila ay kasalukuyang nasa kanilang locker room. Ang ibang players ng Tokyo team ay walang lakas ng loob o nagtakang kausapin si Hanamichi mula sa nangyari nito kay Rukawa na natili pa rin itong nakayoko at kanina pang tahimik. Sa sarili ni Hanamichi ay naiinis siya, nagagalit, naiinsulto at pakiramdam niya parang walang kwenta ang sinabak niyang nakakamatay na training. Pakiramdam niya
ay napakahina niya pa rin. Nais niya mang madalain ang lahat, lalo na kay Rukawa. Gusto na itong isako at tapos na. Pero, nasa basketball court sila ngayon. Muling nagkaharap at nagkita. Pero, mula saan magkaibang kupunan? Niyukom ni Hanamichi ang kanyang mga kamay. Rukawa! Sakuragi! Bakit? Biglang natauhan si Hanamichi nang makatagap siya ng sampal mula kay Haruko. Nagulat siya doon. Ha! Haruko! Bakit? Nagtatakang tanong naman ni Hanamichi. Ngunit, nagulat na lang si Hanamichi nang makita niyang ilang butil ng luha mula sa mata ni Haruko. Sakuragi, hindi ko kaya nakikita kitang ganyan. Nakayuko, tila nawawala ng lakas para lumaban. Ano ba? Huwag mo kong kalimutan ang paghihirap na dinaanan mo. Sa bawat nakakamatay na training na naranasan mo, sa bawat injury mo, sa bawat sugat at pasa ng katawan mo na tamo mo, ako ang gumagamot. Nakikita ko ang mga sugat mong yun, kung gaano kadeterminadong gumaling ka sa laro. Tapos eto lang, matapos ka pabagsakin ni Rukawa ng isang beses, ay magiging ganyan ka na. Umiiyak na sermon ni Haruko sa kanya. Hindi naman makapagsalita si Hanamichi sa kanyang kasintahan. Umiiyak sa mismong harapan niya. At siya ang dahilan. Haruko, hindi sa ganun. Akmang magpapaliwanag siya nang magsalita ulit si Haruko. Hindi lang ikaw ang nainsulto sa Kuragi, kundi pati rin yung mga taong tumutulong sa training mo. Si Sakusa, si Yuki, Musaka, Sakurayashi, pati na rin ang ibang player ng Intercollegiatematches na dati mong tinalo at ngayon naging kaibigan mo. Kilala kita, Sakuragi. Ikaw yung tipong hindi sumusukol ng basta. Nasaan na yung yabang mo? Wika ulit ni Haruko. Napayuko na lang si Hanamichi at pumikit. Tama si Haruko. Bakit ba ako nagiging ganito? Si Rukawa lang yan. Ang mortal kong karibal mula po ng high school. At isa pa, masyado pang maaga para maging ganito ako. Tama si Haruko. Hindi pwedeng mabaliwala ang mga pinaghihirapan ko sa training ko. Dahil hindi si Rukawa ang magpapatalo sa akin. At dito nagtatapos ang Chapter 91 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. Magsha-shoutout muna tayo, mga lods. Shoutout Artemio Pexon. Shoutout Benji Cagas. Shoutout Biolo Balunos. Shoutout Gord FF. Shoutout Froilan Riolona. Shoutout Janril Evangelista. Shoutout Miguel Rocha. Shoutout Boyet Lubid. Shoutout Jason De La Cruz. Shoutout May Lee Ong. Shoutout Anime Girl. Shoutout Elix Bacayo. Shoutout May Lee Ong. Shoutout Glenn Encelada. Shoutout Alfred Cyril Orfano. Shoutout Wilson Reyes. Shoutout Harris Liwag. Shoutout Benz Bohol. Shoutout Wilson Reyes. Shoutout Emilita Reyes. Shoutout Harlin Bonostro. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa mga susunod na uploads. O sige, mga lods, salamat sa panunod nyo. Peace out. Bye!